Okay, i-check natin si Director Carmelo Orbista, DILG Aklan. Director, good morning. Oo, good morning. Medayad niya agahon. Si Kasimanwang Judelda, Director, no? Iya sa Energy FM Kalibo. Aglive kita makaroon nga mabatian sa programang prangkahan. Now, Director, kung madumduman namon, kung mga nagtagaliwan, bago pa man do schedule of release, no? Bago mga several deadlines, agara tapos-tapos yun do, distribution it social amelioration program, ay padayon ka mo nga nag-monitor, no? Personally, ikaw gid do, nag-aagto sa mga banwa, sa mga kabaranggayan. So, makaroon, kamusta ro inyong assessment, Director Orbista, sir? Oo. May agahan no, sa nag-dramatic sa Energy FM, at may agahan kay Masyudel. Bali, role at ITILJ is monitoring it, posting it list, no? It's sub beneficiary. Second is distribution. We see to it nga aton ng mga barangay sa makadistribute, makaabot sa deadline. And third is monitoring at utilization of funds, meaning ro na disperse nga funds it aton ng mga LGUs. So una-una rin kato sa posting nga to at distribution ay ambay mo nga ni Kaina ay ako mismo naglibot, no, despite the time nga naka-ECQ kita, but then it's part of the job, no, we have to take the risk as nag we nga raton yung mga LGUs ay una-una nag-post kanda o nag sa mga conspicuous places or nag-anong barangay hall. Okay. No, it's mga listahan. Ag second, through anang ginawitness natin pag-distribute. It, actual distribution, it payout. Okay. So far, ay 100% na kita sa posting. Kasi ro posting nga ra, ay on top of yun nga pag-post na sa conspicuous places or sa barangay hall, ay gina-picturean ng dara at gina-upload sa link nga gin-provide at DILG Central Office. So, that is being monitored. So, 100% kita di karon. Sa, as far as distribution is concerned, paginhambay natin niya per barangay, ay nakadistribute no 100% dun doon niya 327 barangay. Okay. No, nakadistribute, fully distributed. Nakadistribute. Disbursement no or utilization it dayang rang pundo funds ay medyo may sang kita nga problema di karaya because although iba nga mga LGUs I think mga 7 or 8 nga mga municipalities have 100% utilization or disbursement rate no ay but the other LGUs ay medyo nagka problema kita because of siguro sa mga validation proseso no mga na-disqualify ng mga beneficiaries so medyo do yun daan makaroon yung ginatutupan. Okay, so nga ni wagit ang maubos matsamauron may una nga mga LGUs nga mga 99% lang no may una nga mga 90%+ so do yun do last May 10 kasi midnight ro deadline. Last extension no so do yun the status last okay. May 10 although after it May 10 ay in-advise man sa danga they can still proceed with disbursement for as long as wa ginabawi DSWD funds mientras tanto no nga uwa pat abiso sa DSWD or uwa pat abiso sa DILG nga stop na ay maibalik na ro pondo nga nabilin no. Ay may mga na-monitor kami like mana sa Banga ay may mga 900 pat ano katawo ag makon mabaho-baho ta kontag abo pat ang mga pobre ro matauan kara kon mag-continue ro disbursement itaro yung nabilin yung mga pondo no per municipality no kasi sa report it DSWD ka kon himat sa mga lima kabanwa pagang ro naka-report ita compliance Director Orbista sir. Oo, hi. Siguro on the part of DSWD kasi may andamat anang reporting system but as far as sa amon ay
natawan niya ako hanggang kain. Although, hindi ako sure, pero more or less mga 10 siguro, so 100%. Okay. Now, pag-abot mataas sa mga complaint and action nga kasi may mga na-monitor ako, nga from secretary anyo to regional office or even sa mga komunikasyon from the legal department at DILG, hey, may mga kabaranggayan, may mga munisipalidad yon naging pang padayuhan ita komunikasyon kapanako imong opisina paagto sa mga MLGO nga may mga reklamo nga ginapaaksyonan director or bista, sir? Oo. So since in implement through SAP no kaya abo nga mga complaints na nakaabot katon. Okay. At these are complaints coming from una-una halin sa 888 and then may una man niya halin sa central office. May una man niya halin sa meaning ito in federal complaint halin sa regional office and then iya sa provincial office mismo. Mm-hmm. And then sa aton sa level ka aton yung mga DILG officers sa kada munisipyo. So these complaints are written complaints, for example sa email. Mm-hmm. And then there are also calls and then may una ang nag-adto mismo iya sa opisina. I see. At may una ang doon nag-comment comment sa Facebook page at DILG at the central office, Facebook page, DILG regional office, and DILG Aklan yung mga na comments man also. Sa mga romang comment karon gina-accept man gihapon ninyo DILG nga ma-consider naton nga may basihan ag pwedeng investigahan. Bali dai mga comments nga lahay may naka tanan yung mga comments na una sa amon nga page, for example sa page of DILG Aklan. Kasi kung regional office mataro nga gaman ka daw page. Iya sa DILG Aklan tanan nga mga comments di karon may mga tao ka man nga nakatutok. I see. Sa mga comments. And so, then we call out actionable man. Una nga to hay sa yes. Una nga to hay distribution at release packs. And then sa SAP and then we call out sa mga contact and then we send that to the DILG officers. And the DILG officers will call the attention. Okay. So, meaning, Director Orbista, aminado kang iya sa Aklan ay may mga manarisari man nga mga reklamo nga nabaton do imong opisina, do ibaging direkta sa regional, do ibaging direkta sa central, but ibalik gihapon abiron, no? Per province, no? Rupag aksyon, Director Orbista, sir? Exactly. But complaints na there are complaints na kasi pag inabot natin yung complaint nga yung verified complaint nga with lawyers doon hay may appropriate karon nya ano body nga maghandle karon. Okay, pero sari raya nga rang ginapaabot through email o through call, no? Makonsider naton nga may manabat ro dapat nga manabat. Daya nga rama karon ay siguro sasap na, ha sasap nga ta kita gapuko sasap no i sit aside anay naton do mga relief good nga to ay may reklamo man di ka to sa mga relief nga to no aga especially mas abo raya nga ra sa size mill no sa raya nga ra sap nga ra director or bista, sir? Oo, if you are following the pronouncements of the central office with regards to SAP ay siguro nakikita niya mauna nga tanan niya mga complaints sa SAF ay ginagather is DILG and is rewarded to the PNP for background investigation. Aha. So PNP ang mag-investiga? Yes. Yes. Tanan yung mga comments nga rin sa Facebook and all those that the central office, regional office and those that we receive and yung mga personal, even personal, we send them to the PNP. Okay. So do yun galiro kadahilanan yung may mga nagasugid agbukon agalit sugid-sugid ra nga may pulis taman rito may taga CIDG taman rito nagagto kay kuno ngani tama ta the CIDG who is conducting the criminal investigation and nag-storyalan kami nga CIDG nagadto ta iya kapam anda si inhalin regional office o provincial office dana si naghalin do CIDG regional o provincial may CIDG from the region and the province. I see. So nag-coordinate sa nakimo, no? Nga, sandaruging task to
conduct investigation sa raya mga reklamo sa mga kabarangayan o sa mga kabanwahonan, Director Orbista, sir? Yes. So, sino ro mapile ita complaint kung may basihan do si IDG? It will be the PNP. Ah, PNP. Tagali, bukont at DILG. Ro DILG ang ganagamando, no? Siyempre, ro si IDG nga ra, the PNP is under sa DILG. Tama ho ba? Exactly. Kasi may mga tao akong naka-istorya nga nagpadaga it complain nga ro andang mga reply ay andang hapapakita ka kon, but makon di tanaton wa ano kasi still confidential do, no? Hugat lang makon kita kung magiging action, no? Ay kasi tanan gali nga mga naga-complain nga ra nga source of complaint may confidentiality, Director Orbista, sir. Exactly. Oo, hindi pwede ron nga ma-i-bulgar do identity tao, no? Aga ngani iya sa aklan ay gahugat kita, no? Kung mga kaso nga i-file itaga si IDG kontra sa raya nga mga nag-violate nga na sa sub-distribution. Yes, oo, kung may andang ano kita. Oo. Oo, kasi may mga hababawian yun kunot kwarta. Sugid-sugid malang man yan ikamo, no? Aga hakonpirma man yan sa mga DSWD offices, may una mata. Kat umpisa nga makita nanda nga ay mana nagahugag aro DILG ho. Sige, dust aman aro DILG. Agtapos harun yun manaro taga si IDG. Pero iba tayo nag-volunteer ko ta, nagkakamag, makarong ibalik ro kwarta. Ay sa na nga may violation sa na. Oo, mayroon ba nyan iron? Kasi pag kaya nga rin ang mga beneficiaries, no, bukol at qualified yung mga beneficiaries ang gintawaan, pero atin ng mga barangay officials karon the responsible. Aha, okay. Ag, rupokos ta makaroon ay sa mga barangay official. Oh, because sandaro nag obra at listahan, kaya nag part of the validation. Okay. Ayro natatabo tangani hay ha papadayuhan man it endorsement ro mga MLGO ninyo. The same time may mga mayors nga nakabaton man nga ginapapaaksyonan man kay mayor, umpisa nga mabaton duraya nga nga sugat itreklamo ay pati patangani makon si mayor kana dadamay gan ko mga kalukuhan kon amat nga natatabo, no? Hindi pa man naton mahambay sa mga kabarangayan na Director Orbista, sir. Oo, ro aton ading municipalities or municipal government kay Sandaro, rada nga role is ro pag disperse it kaya nga rang kwarta dahil inakandagin download ro kwarta. Other than that, it's the barangay official. Ano ro posible ka ra? Halimbawa, gata, no, sa nakikita ni mo nga mga violation, no? Like this honesty. Saklaw sa PNP ro pag-file, ito yung kaso. O anat ang part ni DILG, agro anat at PNP, si IDG is the criminal aspect, Director Orbista, sir? Oh, definitely. Criminal, more in criminal. More in criminal, do. Paano, paano, saan ro mahugog sa criminal? Halimbawa, may idea ka, sir? Para matawa na ito, idea ro mga tagpagamati na ito. I think it's the Bayanihan Hill as one. Ah, ma-apply kanda. Kasi may... Yes, that's a criminal. May mga gin-file na I think, in other places. Yes, sa Pilipinas. Yes. Okay. So, sa criminal aspect is the bayanihan, no? Sa utilization, no? Kasi may pronouncement si President Rodrigo Duterte nga kakasuhan, ipapa-arrest at ipapakulong, no? Pero pag pinurel, sa sapong pa yung, hey, that is a criminal offense, di ba? Kasi, yes. Kwan eh, makonsider natin automatic notarized, no? Notariado. Ang sa form kasi may nakabutang una nga hindi ka pwedeng magdenya nga rutanan nimo nga deklarasyon is tama. So di karon siguro magabase ko criminal offense sang ka persona or pati ro mga barangay official. Hayrayang tawo nga ra nga hagagamit may criminal liability man nga nag-declare o mga official ata sa barangay. Pero atong niya focus is atong niya mga barangay officials. I see. So depende ron, syempre may mga degree doyan niya participation di karo yan. Iba nga mga siguro mga okay. Kaibahanan pag-commit pa doon. So naintindihan ko, no, kasi once nga ang barangay, kung ging tolerar yung kunta nandara, wa tara natabon, di ba? Ay wa mananda pag itolera ha. Sanda pa kung amat do nagataot idea nga. Ay haramana preho, pilapi yunda, iya kating manay. Hindi mana, pwede, raakon manang makatumakaray. Sige ang mana, ako bahala. Doon galiro. Sagait mga barangay ay anda pa nga kumbinsero sang katawo nga nakasayod matakunta kung minatuod-tuod, no? Ngani, exactly. More on barangay gitaro focus kara.
Director Urbista. Exactly. Ah, may manabat sa dapat nga manabat, no? Mm-hmm. Okay, hugat-hugato lang nato na. At least ay hasayra namon the role it DILG, the role of CIDG, the role of DSWD, ang the role it aton karang mga municipal mayor, kasi may mga municipal mayor ron akong hasayran nga hapadaghan yun matsugat ko aton nga DILG secretary kita mismo ron nagpadaga aghalin man sa ana mismo nga opisina director Urbista, sir. Awa pa na akong it na wapa ko it na paton at may level, no? Siguro once na batan natin do kopya ka na, I will send it directly to the mayor. Kasi may akon iyo eh, kaso for my eyes only lang ra, no? Nga makahambag ba akong, ay, minatood tagali. Ay, seryoso tagali ro atong DILG, no? Agkapareha sabi makaroon nga, imo pagin naging suportahan, ay nagapati ko na ko nga may mapreso takara, no? May makasuhan takara. Pag-abot it pilang ka mga inadlaw, Director Urbista, iya sa Aklan, sa rayang nga mga mapatunayan base sa investigasyon ni aton nga CIDG. Kung mapamatunan. Okay. Sige, Director, may mensahe ka sa aton nga magkagmanguran nga nagapamati. Makaroon ay umpisa nga gumpo kahapon nga may CIDG yon, ay kahapon man nagsalaro ibang nagbalik it kwarta. May mensahe ka sa aton pumuguyo ag sa aton nga mga barangay opisyal, Director? Sa makaroon adi hay ka-visit yung kita and most probably hay visit yung mandihapon kita starting tomorrow. No, so sa mga pumuluyo, hindi yapon natin pagkalipatan, no? Through minimum health standards, pag-tuk-tuk it mask, agro pag-observe it social distancing. Especially in public, no? So, kabay pa, no, maintindihan nyo natin sa mga pamuluyo na raya-raya yung ginaumpit at ang gobyerno para magkanta. So, hindi yun natin pag-pagudlayan sa atin yung makapulisan, sa atin yung mga law enforcement agencies, no, nga nag-monitor at nag-bantay ko raya-rang atin nga problema makaroon, no. So, yun siguro for the meantime, let's wait lang kung ano rin mga development today and tomorrow. Okay. Thank you. Sige, Director, abugin niya salamat. Ag-ingat po kayo. Mabuhay kayo. Mabuhay rin atong niya DILG Aklan. Okay. So, nabatian natin si Director Carmelo Urbista, mga kasimanwa. Ita DILG Aklan. Ano na, ginakonfirma na ha, nga Rupokos, hay bukong tat sa tao, nga gingturan magpinuril. Ro, delikadot ang makaroon. Hayrayang mga kapitan, konsihal, mga empleyado sa barangay. Pag hinabang natong empleyado is the barangay health worker, BHW, mga kababayan nga naglibot man nga sandara ro direkta nga may participation ag sandara ro nakakommit it crime. Maya sa part it DILG ha, o pa kita kapangutana sa part it DSWD ay kun may sagabton man kararo taga DSWD, siyempre nag-agto man kantaro final approval bago ro pag payroll, no? Bago ro pag payout, mga kasimanwa, no? So i-connect-connect naton from DILG PNP to DSWD. Ay hara nagasaka nga ni ro complaint sa Office of the Mayor, mga kababayan. Iya sa nga ginaboyta na kon nga ambang ni ni director wa pa imot kopya kara pero hangawat siguro imo may akon nagsamin nato may akon tang ginaboytan, no, nga harangan ni nga naka-attention kay Mayor Emerson Latsika, no, ang mga kababayan nga i-address na roraya man nga ra nga reklamo. So siguro si Mayor ay pwede nga makapangutana sa taga DSWD kun ano ro natabo. Ago do DSWD, makapangutan na to sa barangay o galing, it's too late. Nga harun yun. Nga rung mga barangay opisyal nga nag-uib, ayan, nagloko sa Republika at Pilipinas. Ayan, di ka na, siguro betrayal on public trust, dishonesty, misconduct, nga ginatawag, mga kababayan, kung nakaintindi ka rung mga barangay opisyal. Pati ning nagpangayo komisyon, o sige mana, yaraman na imo. Hati man na tayo, haraman na imo. 1,500 patay kang bata ka. Nagbaton ka, ha? Ag naglista ka, itabukon, itimaw. Delikado tara mga kasimanwa. Kaya ra si komisyoner, ha? Ray mga komisyoner,
mga nagpinurel, ah, nagdinaya amoning tudas makaron. Ag may tiempo paro iba para magreklamo ha, ay sigidas paro hikot makaron ni DILG ginaaksyonan gid. Aruray nga reklamo kadasig-dasig ta kiro aksyon na. Kun ipadagan nimo sa regional ag sa central, mas madasig. Taog ang baga iya sa probinsyal ha kon madasig man mga kasimanwa. Pero pag-aksyon, saraya nga nga mga reklamo sa isyo nga ra, it's social amelioration program. Ting mga taga-numan siya da, ha? Hugat-hugat ka mo, ha? Mga taga-numan siya, taga-Pusew. Ulat-ulat lang. Siglin Murias. Siglin Murias. Ulat-ulat lang. Mga barangay official, ning si Kapitan Alan, ano ni, Alan ba? Alan Rose. Alan Ocampo Rose, ita-Pusew. Kap, may reklamo ka, Kap. Nakalabot na kap sa DILG kap, may hasayran ako, may nagtimbre sa akon nga taga legal division. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Gali, panghambagan mo ng mga tabo mo, naging pangpaboran, nga hindi anay pagigasto ang kwarta kay basi hibawian. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.